Hi, welcome po to Technical Application in Business and Marketing Ads Tutorials. Ako po si Sir Ogi, isang IT trainer. Ginawa ko po itong video tutorial na ito sa request ng mga dati kong estudyante na sabi nila due to pandemic, medyo limot na nila yung kanilang mga napag-aralan. So, bukod doon, ginawa ko na rin ito para sa mga newbie o ibig sabihin yung mga wala pang alam doon sa mga troubleshooting ng computer. Para din po doon sa mga may alam na at para din po doon sa mga expert. So, kaya ko sinama yung mga expert kasi sa tingin ko po, wala pong expert of the expert. Miski ako, no? Hindi ako expert na ng mga expert. Kasi lahat po may kanya-kanyang kaalaman. May kanya-kanya pong expertise, pero meron siyang technique style na hindi naman alam ng iba. Yung iba naman, magaling, no? Expert talaga. Pero minsan, nakakakuha pa siya ng technique sa mga medyo baguhan pa lang. So, kaya ako nasabi yung wala pong expert para sa mga expert. Merong expert talaga, mas maraming alam, pero ibig sabihin, meron din yung mga less alam na hindi naman alam nung mga maraming alam. So, ganun po, ha? Okay. So, ito pong video tutorial na to ay isang tutorial na para makatulong na kung halimbawa, no, meron kayong ginagawang rush, o ibig sabihin gumagawa kayo ng gaya ngayon, gumagawa ka ng video tutorial, yun ang trabaho mo, virtual assistant ka, o ibig sabihin online ang trabaho mo, tapos wala kang kaalam-alam sa pag-fix ng computer, rush yun. So, kailangan maituro mo yung kinabukasan. So, remember, sample natin, as a teacher, gumagawa ka ng online video tutorial para bukas. Tapos, bigla nagka-problema yung computer mo. So, paano yan? Tuloy ko ngayon, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kaso, meso, 10 oras ng gabi na yon. Tatawag ka pa ba ng technician kung ano nangyari sa computer mo para i-fix? Simpleng-simple naman ang naging problema ng computer mo siguro. So, siguro, ang problema ng computer mo is, halimbawa, gumagawa ka, in-stop mo muna, pinos mo, kumain ka muna, tapos pagbalik mo, yung computer mo, hindi na yung iniwan mo, kundi, ano na, blue screen. Yun ang kinatatakutan ng lahat. Blue screen of death. Isang error yun na medyo mahirap alamin kung ano ang naging problema. Kasi pag sinabing blue screen of death, ibig sabihin yan, ang involved dyan, it's either hardware problem. Hardware means yung mga tangible parts ng computer, yung mga nahahawakan ba, yung software, yung mga hindi nahahawakan. So, yung mga tumalabas sa computer mo, yung mga application, kagaya ng MS Word, yung mga programs, yun tinatawag na software. So, kailangan alam mo yung pareho yun. Yung compatibility nung dalawa, at saka yung tinatawag natin na alam mo yung itsura nung parts, at alam mo din yung program, itsura ng program na tumatakbo. Okay. So, umpisahan natin sa kailangan natin is malaman muna natin, no, yung tinatawag natin hardware and software. So, ito po. So, meron nga po pala akong isang computer shop, kaya lang medyo pandemic, medyo close, saka na ang reopening siguro. Okay? So, ito na siya. So, ito yung pinramis ko na video tutorial, computer system servicing. Alam niyo po ba na tatlong kasi lang ang error ng computer? Tatlo lang po yan. Dead set, blackout,
and on-screen error message. Wala na pong iba. Marami pong klase ng error, pero kung ikakategorize mo dito sa tatlong binanggit ko, madali lang pong ma-troubleshoot o ma-fix ang isang problema sa computer. Madali lang po. Bahat ikategorize mo yung maraming problema dito sa tatlong binanggit ko. So, ano yung dead set? Yung dead set na tinatawag na pag ang computer mo ay inopen mo, tinurn on mo, tapos hindi siya nag-on. Ibig sabihin nun, dead set. Ayaw mag-on. No power at all. That is considered dead set computer. Dead set unit. No? As in nothing. Pag pinindot mo, walang ilaw yung system unit mo. So, no power. Dead set. Blackout. Blackout yung tinatawag natin na may power yung PC mo or laptop mo. Pag on mo, may ilaw. Okay? Kaya lang, walang display sa screen. Ibig sabihin, yung dating pag pinindot mo yung computer mo ng on, lalabas yung Windows. So, by this time, pag pindot mo, wala. Ibig sabihin, nakalagay lang dun. Kulay blue. Hindi blue screen of death yun, ha. Walang display. Minsan, blackout. Ganun. Wala kang makikita sa screen. Minsan naman, meron ka lang makikita sa screen na hindi siya connected. Ganon. Okay? Pangatlong error is on-screen error messages. So, yung on-screen error messages, inon mo yung PC mo, may power, tapos may display ang monitor. Kaya lang, ang inaasahan mong display sa monitor ay hindi yung inaasahan mong Windows. So, ando na yung tinatawag nating on-screen error message. Ito po yung aking mga binabanggit na yon. Ayan. So, fix a computer that won't power on. That is considered dead set unit. Okay? So, desktop power on but no display, black screen, no? Fix. No display, black screen. Ibig sabihin, ito, umiikot yung fan. Kung tinignan mo sa loob, may power siya, pero wala kang makikita sa screen. No? Hindi mo makikita yung kamay na yan. Black. Ang tawag dyan is no display error o black screen. Next. Ito yung tinatawag na on-screen error message. So, meaning, pagbukas mo ng computer mo, ito lumabas. You may be a victim of software counterfeiting. So, alam natin to. Ibig sabihin, trial lang yung OS mo. No? Nag-counterfeit ka ng OS. Ito naman, isang error to na pagbukas mo, yan ang lalabas. Ibig sabihin, ayaw mag-boot. Okay? Madali lang yan. Ito madali, madali. Simpleng-simple lang yan. Ito naman yung tinatawag na screen. Blue screen of death. Yeah, itong kinatatakutan sa lahat. Kasi involved dito yung hardware, pyesa ng computer o laptop or yung program. So, hindi mo malaman kung saalin sa dalawa. So, magte-test ka nyan. Okay? Ito madali, simple lang, no? Ibig sabihin, na-detect yung Windows mo na counterfeit. Ang linaw eh, no? Ito naman recovery, ibig sabihin ito, corrupt. Something wrong na corrupt yung OS mo or na virus o pwede rin na nasira yung hard disk. Kaya nga sinatawag natin software or hardware error. Ito, sure, siguradong sigurado ako, ito ay tinatawag nating hardware error. Okay? Hardware error.
Okay? May konting software. Dito naman, ito matindi. Yan. Software or hardware yan. Okay? So, balik tayo rito. So, dito tayo sa tinatawag natin na servicing. So, i-explain ko to lahat kung paano gawin to. Paano i-troubleshoot. Like ito, part 1 ng video tutorial ko, ito ngayon, no? Ito yung blue screen of death na binanggit ko kanina. Ito, lalabas sa monitor mo yan, no? May, ang ibig sabihin nito, this boot failure, merong power ang computer niyan, tapos may display. So, ibig sabihin nito, ito ay yung tinatawag natin na on-screen error message. Ito. Ito rin, on-screen error message, categorize as on-screen. Ang daming error na itong babanggitin ko, ha. Ika-categorize natin dito yan, no? Ang daming error, categorize into 3. Kaya madali lang i-troubleshoot. Pagdating dito, no? Meron kang tinatawag niya na tutukuyin na tutumbukin mong pyesa na sira. Check some error. So, isa pa to, itong error na to ay isang on-screen. Ibig sabihin yan, pag ito nakita nyo sa screen, tandaan nyo ha, pag itong tatlong ito, 1, 2, 3, nakita nyo sa screen, ganyan, pag bukas nyo ng computer, may nakita kayong ganyan, yan ay on-screen error messages. Ibig sabihin yan, may power ang computer mo, pero hindi nagtutuloy ang Windows. So, on-screen error message. Isa pa to, operating system not found. Meaning, on-screen error message. Okay? Select proper boot device. On-screen error message yan. Kasi mababasa mo sa screen yan eh. Meaning, yung computer mo may power. Nagdi-display siya ng error sa screen. Kaya on-screen error message. Hindi siya blackout, hindi siya dead set. Kasi ang dead set, totally wala. Ang blackout, yung may power ang computer, blanco ang monitor. So, on-screen, merong display sa screen, may power ang computer. Malinaw ba? Graphics problem. Okay, so meaning, para bang, ano rin to on-screen? Kasi, ang nangyayari nito parang nagcha-choppy yung ano mo, yung graphics. Halimbawa, nagge-game ka, nagcha-choppy. On-screen yan. On-screen error. Software and application will not install. On-screen. Missing DLL. On-screen. Software OS running is slow. Ibig sabihin, nagbibigay na nga siya ng tukoy na error eh, yung program mo, no? OS mo running slow. Hardware compatibility. Oh, ito naman tong hardware compatibility nito. Ito na yung tinatawag ko na a combination of hardware and software. So ipinopoll ko to, hardware compatibility, no? Dito yan sa ano, on-screen pa rin. Pasok pa rin siya dun sa blackout, sa dead set pasok. So, ibig sabihin hardware compatibility, possibly itong tatlo ang nakapasok siya sa tatlo na yan. Next, keyboard not working or sticky. So, meaning yan, so, ito, malinaw na on screen. Monitor not working. So, yan, ano yan? Blackout. Okay? Ibig sabihin, hindi gumagana yung monitor. Wala kang display. No, nandito yan sa blackout. Okay? No internet connection. So, nasa on-screen pa rin. Kaya karamihan, puro on-screen, di ba? Printer not working. On-screen. Kasi, printer lang naman yung hindi gumagana. Naka-screen, maaring wala siyang driver, hindi nakasaksak, yung mga ganon. No sound. So, meaning,
nagwi-Windows ka, wala ka nga lang sound on screen pa rin yan, no? Kasi mag pop up siya sa screen na ano eh, na tawag dito, no sound install and so on, ganang-ganyan. Computer restart for no reason. So, ito yung tinatawag natin na ano, blue screen of death, no? Halimbawa, nagkaroon ng kulay blue, tapos mamaya-maya biglang magre-restart. So, santo-santo ipapasok, dito yan sa on-screen pa rin. Okay, pero on-screen yan, hardware and error yan. Ito, kaya nga ito mahirap eh. Hardware and error, hardware and software yan eh. Dito sigurado to sa dead set hardware lang yan eh. Blackout hardware din yan eh. Okay? Ito talaga napakarami, kaya kakategorize natin dyan. But itong dalawang ito, yan parehong hardware yan. Okay? Hindi yan software involved. Ibig sabihin itong dalawang ito, may piyesang sira o may piyesang hindi compatible, kaya hindi nag-display or no power at all. Then, computer shutdown for no reason, on screen. Ibig sabihin, naggagawa ka, pagdating ng 2 minutes, bigla ka nalang mag-shutdown. So, ano yan? Kombinasyon yan ng error ng hardware and software. Mahirap yan. Kasi, pwede mong sabihin na hard disk error yan. Pwedeng sasabihin mong memory yan. Pwedeng sabihin mong virus yan. Pwede mong sasabihin na corrupt OS yan. So, pwedeng software, pwedeng hardware. Wi-Fi is no internet. So, ito to ay hindi na hardware to. Software to, sure. Kasi bumagal. Maaring virus. So, maaring masyadong maraming load, maraming ino-open, and so on. Can't log into PC. Software. Software din. Kaya nakalimutan mo yung password. Ganun. I-discuss natin lahat yan. One by one. Nothing is working. Ano to? Considered dead set. Kasi nothing is working. Eh, wala lahat. Inon mo. Tapos, wala nangyayari. Dead set. Okay. So, discuss natin. Unahin natin yung dead set. How to fix dead set. So, maano muna ako, no? Remember, ano, please watch from the very, very start ng video na to, kasi kung ipo-forward nyo to ng ganyan, medyo mawawala kayo sa, no? Pero nasa sa inyo yan, ano? Para bang sa sinasabi niya, eh, alam ko na yan, alam ko na yan, alam ko na yan, forward, forward, forward. Okay? So, meron kang nalagpasan na technique, ganun. Pero nasa sa iyo na yan. Okay. So, ano lang natin kung pwede, tapusin natin para makita natin, no, masundan natin ang gusto. Okay, punta tayo sa dead set. Ang dead set, no, pero unahin ko muna, dapat malaman natin ano ba yung software and hardware. So, ang computer system ay binubuo ng dalawang pangunahing at importanting parts. At ito ay ang software and hardware. Actually, tatlo yan eh. Peopleware. No? Components of the computer system. Software, hardware, at yung gumagamit ng computer. So, siya ang peopleware. Okay? Now, so the hardware is defined as the physical component gaya ng disk. Physical. Pag sinabing hardware, physical yung nahahawakan. Gaya ng drives, monitor, keyboard, mouse, CD-ROM, external, and so on. Ang software na tinatawag ay ang intangible part o yung hindi nahahawakan parte ng computer parts. They are the set of instruction for the computer to follow. Software programs are synonymous at merong parehong pakahulugan o definition. Okay? Now, ano ba yung software? Ito na yun, oh. Yan, mga programs, no? Programs, utility, and so on, ganyan. Hardware, ito na siya. Monitor, speaker, mouse, keyboard, and printer. Okay. So, meron tayong sa ating hardware and software. Remember, ang hardware po ay device. Ang software po, yun yung magpapatakbo ng computer.
So, halimbawa, meron kang automatic washing machine. So, yung automatic washing machine mo, di ba, meron siyang tinatawag na system board eh. Na parang pipindutin mo lang. Tapos, pag pinindot mo, iikot na siya. Pag binuksan mo, mag-aano na siya. Kumbaga sa ano eh, mag-start na yung program. Ang tawag doon, system software. Yung pinaka-main software niya. Na siyang magpapatakbo o magpapagana sa iyong computer. Ang tawag doon, system software. Yan po yung Windows. No? Windows 7, Windows 10, and so on. Okay? So, yun yung system software. Eto po yun. Yun yung nagpapagana sa computer mo. Tandaan natin ha. Ang computer, hindi po gagana yan hanggat walang system software. Kaya ang una pong ini-install sa isang computer o laptop ay system software o Windows. So, pagka halimbawang bago ang computer mo, wala pang system software, hindi mo siya magagamit. Okay? So, kailangan mong i-install. Ang tawag doon, i-install. Iba po yung install at saka format, ha. So, ang kailangan niyan, ipo-format mo siya, i-install mo. Ibig sabihin ng format, buburahin lahat ng laman, eh wala pa namang laman. So, ibig sabihin, lalagyan niya lang siya ng mga, kumbaga sa ano eh, lalagyan niya ng mga sectors, clusters, ganyan, tracks, yun, yung mga ganon ha. Kaya medyo malalim na yon, so hindi na muna tayo ron. So, sectors and tracks, dun papasok yung system software. Okay? So, ito yon yung mga Windows 10 and so on. Okay? Now, hardware. So, ito na po yung hardware. Physical. Ayan. Ito ha. Ang ating tinatawag na CPU. Hindi po CPU yan. Yan po ay system unit. Case lang po. System unit or case. Sa loob po niyan, andoon yung mga component niyan. Motherboard, lahat, and so on, memory, yung ganyan. So, ang CPU na tinatawag, isang parts yan, no, na nakalagay, naka-attach dito sa motherboard. Yun ang CPU. Hindi po ito. Ha? Casing lang po ito. Casing. Computer casing. Okay. Ayan, yan na yun. System unit. Yan o. System unit is often mistaken as the CPU is a unit that contains an important component. Computer includes a CPU and so on, blah, 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 blah. So, yan yon, system unit. Okay? Yan. So, sa system unit, so, tingnan nyo pong maigi to ha, kasi ang troubleshooting nito ng isang computer, kasi ang unang tinotroubleshoot hardware po eh. Kasi kung hindi pa tama, o ibig sabihin hindi pa compatible yung mga hardware na i-assemble mo para maging isang computer system yan, computer unit mo yan, ay kailangan alam mo yung flow. Hindi lang alam mo yung pyesa, kundi alam mo yung flow kung paano i-drive ng system, operating system, ang iyong hardware. Kasi ang operating system ang magda-drive ng iyong hardware. Kumbaga sa ano, pag na-install na yung operating system, gagana yun na yung mouse, gagana na yung speaker, gagana na yung keyboard, pagaganain na yung iyong microphone, yung camera, and so on, lahat. So, ang kailangan niyan, operating system agad. Okay? So, yun ang unang ini-install. Pangayon nga sinasabi niyan, bago ang computer mo, pa-reformat naman, pa-install ako ng Windows. Ganyan. Okay? So, eto po. Kailangan alam natin ang flow. So, input unit. So, ang input unit, eto po yon. Keyboard, mouse, microphone, other input. Papasok po yan. O, yung mga tinatawag natin na, ano, mga intangible parts ng computer. So, papasok yan, papunta ng memory. Didiscuss natin to mas malalim pa. Pero, titingnan muna natin ang flow ngayon, ha? So, memory, papunta sa memory.
tingnan nyo po, pagbasa nyo mabuti yung flow, ha? Kasi papakita ko sa inyo yung mga device mismo. O, memory ba yan? Nakaano-ano itsura niyan? Di ba? Ganon. O, alam natin itsura natin ito, keyboard. O, kita natin, alam natin, mouse yan. Alam natin. Microphone, o, alam natin. Okay? Memory, ano ba yan? Yan yung nasa loob. Okay? Isang device. No? Na kung saan dyan, nai-store yung ini-input mo. Tapos, ipaprocess nito. Kaya nga, CPU yan, Central Processing Unit. Okay, so yung i-input mong data papasok sa memory, na mamaya makikita niyo ang itsura ng memory at ipaprocess ng CPU at bilang output papunta na sa printer. Okay, monitor, printer, speaker, other output. Okay, so ganun na, ayan. So input and output unit. Ito po yung motherboard na tinatawag. So, yung mga binanggit ko na yon, ito po yung tinatawag na CPU slot. Okay? So, i-detalye natin to isa-isa. Okay? So, siguro later na lang. Okay? Para lang makita natin yung parts inside ng system unit. Ito po yung tinatawag na motherboard. Yung pinaka main base, yung kinalalagyan ng mga parts na siyang dapat natin alam kung ano yung function ng mga parts na yon para matroubleshoot natin whether it is a dead set unit, blackout unit, on-screen error message. Ayan po. So, ito po yung monitor, itsura. Alam na natin yan, di ba? Keyboard, yung binabanggit ko kanina, USB mouse, wireless mouse, okay, printer. Okay. Next, yung mga port ng computer. So, ito po yung mga port ng computer. Okay? Ayan, DVI port, PGA. So, di-discuss natin yan. Ito yung backplate na kung saan ito lumulusot doon. So, di-discuss din natin yan. Okay? So, basta makita lang natin na ayos. Oops, saan ba kinakabit yung monitor? Ito po yung dulo ng monitor na nakakabit ito. Cable yan ng rather AGP or tawag dito monitor cable yan, AGP, no, na tinatawag, no, dito ikinakabit sa likod ng computer. Cable po yan, KBGA cable, tapos kakabit yan dito. DVI, so monitor din yon tapos kakabit dito. So kung iba't ibang klaseng type ng monitor o gadget na pwede mo ikabit sa likod ng computer mo, ito yon. Okay. Next. Ayan. Ito na. So, ito yung PC motherboard. Ito yung binabanggit ko kaninang RAM na kung saan yung ini-input mo dito sa keyboard, no, dito unang pumapasok. Okay? Pagpasok niyan dyan, pupunta sa processor, ipaprocess. So, pagbasa niyo mabuti, ha, yung memory kasi dito makikita natin, no, i-discuss ko. Ito po yung nagpapa black screen. Okay, isa po ito. O kaya pwedeng maging dead set. Rather black screen, I mean, or on screen error message. Ito, pag nagdiferensya to, pwedeng black screen, pwedeng dead set. So, iba-iba yung ine-error nito. Video card, o, sigurado to pag nag-error nito, ang mangyayari sa computer mo, it's either black screen or on-screen error message. Okay? Yan. Ito yung VGA monitor. Ito yung binabanggit ko na from system unit papunta sa monitor. Okay? Yan. So, ito po. Ito po yung binabanggit natin ko kanina na computer hardware troubleshooting and repair. So balik tayo doon, ha, yung dead set, no, yan po yung problema ng isang laptop o desktop. Kaya na binanggit ko, dead set as nothing at all. Ayaw mag power on, blackout, no screen,
na on-screen error message. Yan po yung mga problema. Ano ba yung solusyon? Ito po ang solusyon. Tatlo lang din po ang solusyon. Hindi po maraming solusyon. Tatlo lang. Okay? Pagdating sa dead set. Okay? Pagdating sa dead set, ito lang po ang solusyon. Repair method ng dead set. Okay? Now, etong blackout unit, eto rin po. Yan ha. Okay ha. On-screen error message, eto rin po. Okay? Bakit siya nag-on-screen error message? I-discuss natin. Unahin muna natin ang dead set. So, na-encounter natin dead set. Inon mo yung computer mo. Nag-on naman. Ah, rather, inon mo yung computer mo. Ayaw mag-on, walang power. It's a dead set unit. So, dito natin umpisahan, ha? Okay. Ang troubleshooting and repair. Okay? So, dead set. Dead set, no, halimbawa, merong, ano nga eh, maniminta ko dyan maka-encounter pag nag- sa service ako ng computer. Sir, computer ko ayaw na mag-power on. Sir, laptop ko ayaw na mag-power on. So, that's considered dead set. Tinatanong ko sa kanya, may ilaw ba? Wala eh. Dead set. So, ano yung ito troubleshoot natin dyan? Dead set na yan. Okay? Ito po yung magiging solusyon. Swapping, replace, repair. So, bakit ba nagiging considered dead set ang unit? Alam niyo po ba, karamihan niyan, no? Pag yung medyo nakakaalam sa computer o medyo newbie lang sa computer, pag sinabing dead set, ang unang naiisip niyan ay power supply yan. Power supply, tama nga naman, di ba? Kasi kumbaga sa ano eh, sa titingnan mo parang tama. Dead set, walang power, eh di power supply. So, no power, sira ang power supply, yun kagad ang sasabihin. O, bili ka ng power supply, no? Yung computer power supply. Palitan mo. O, minsan meron akong customer niyan, sinabi niya, sabi doon sa kanya ng isang technician, walang power, okay, power supply yan. Bumili siya ng power supply, kinabit. Nung kinabit niya yung power supply, ganun pare. Sinisi pa yung pinagbilan. Yung pinagbilan niya, sinasabi, binalik niya, sira daw yung power supply na binili niya. Okay? So, hindi pala. So, ganito ha, dead set. How to fix a dead set? Una po, iisipin nyo kagad na, ulitin ko, power supply. So, tama nga naman, di ba? Half-truth. Okay? Kasi dyan ang gagaling yung supply ng computer. Tandaan po natin, pag magta-troubleshoot tayo ng isang unit, titingnan natin yung pinaka-root. Ano ba ang sa nagmumula kung bakit ang computer mo ay nag-on? Hindi yung power on. Alam nyo po ba kung saan ang unang ito troubleshoot nyo? Hindi po power supply. Ito po. Ayan. Ito po yung power cord. Kumbaga sa ano yun, nung iniwan mo, gumagana ang computer mo, tapos lumuwag sa pagkakasaksak or may gumalaw na pagtayo mo, nagalaw yung table mo at natanggal sa pagkaka-plug. Yun. Natural. Walang power. So, eto yun. Okay? Tapos tumawag ka ng technician. Nung sinaksak niya ron, okay naman. So, pagkatapos nun, siningin ka kagad ng 500. Yung pala, pinalitan niya lang yung power cord. Or, ginawa niya na, kunyari, ginawa, tapos yun lang pala. Di ba? Power cord muna sa dead set. So, paano natin i-check? Paano natin i-apply yung sinasabi kong swapping method? Ito, paano natin i-apply itong repair method sa dead set? Swapping method. Okay, so pag swapping method tayo,
ito, meron tayong, alam niyo po ba, isa rin tong cable ng rice cooker eh. Okay? Ang kailangan mo i-swap, mag-swap ka muna nang sa tingin mo na alam mong yung ang suspect mo ito o kaya yung outlet mo, no? Halimbawa, yung outlet mo pala may problema o kaya yung power cord. Eh makikita mo naman eh, isaksak mo 'yan. Tapos yung rice cooker mo isaksak mo sa cable. Tapos yung rice cooker mo gumana. Okay, so ibig sabihin, okay yung power, yung outlet. Pero kung yung sa pakasaksak mo rice cooker hindi gumana, ibig sabihin sira yung cord. Eh may power naman eh. Pero sira yung cord. 'Di ba? Okay. Okay po, tuloy natin. Medyo pasensya na at medyo na-stop lang. Medyo uminom lang ng konting tubig para pinasukan yata ng damok. Okay. So, power cord, no? So, yun yung tinatawag na swapping method. Okay? So, pag sinabing swapping method, kung ipukumpara naman natin sa ibang appliance, sa ibang troubleshooting, subukan mo, buksan mo yung ilaw. Dalawa ilaw mo. Okay? Binuksan mo yung ilaw mo. Yung isang ilaw mo, dati-dati parehong gumagana, yung dalawang ilaw mo pala. So, binuksan mo yung ilaw mo sa kusina, binuksan mo yung ilaw mo sa kwarto. Parehong gumagana. Pagbalik mo, binuksan mo yung ilaw sa kusina, eh, hindi na nag-on. Ibig sabihin, wala. Hindi nag-on, walang ilaw, blackout. So, lumalabas na, iisipin mo kagad, pundido na. Okay. Kung pundido na, sasabihin mo, di bibili ka ng bago. Or baka tumawag ka ng technician, baka sabihin mo, nag-short o nasira, ganun-ganun. Hindi po. Doon papasok yung swapping. Subukan mo kunin yung ilaw mo naman doon sa kwarto, iswap mo doon sa kusina. So, pag umilaw, ang ibig sabihin, nasira yung switch. O kaya, maaring nag- loose yung doon sa sinasaksakan. Okay? So, nasira. Pero kung sakasakali man na nilagay mo ng ganun, no? At nakita mo na umilaw, eh, ibig sabihin, napundi. No? Papalitan mo talaga. Hindi yung bibili ka agad. Siyempre, swapping, makita mo, oh, hindi naman pala pundido eh. Kasi nga, ano eh, nilagay ko tong isa, ayaw rin umilaw eh, gumagana to eh. Sa makatwid, doon ka sa switch. Okay? So, ganun lang po yun, yung power of swapping method pagdating sa troubleshooting ng hardware sa computer. Yan ang power ng swapping method. So, pagka na-swap mo, di ba, sabi natin, sira pa na tong power cord. Yung power cord ng rice cooker, tinry ko sa computer ko, pwede yun ha, pareho lang naman yan ang power cord eh. Tinry ko sa computer, gumana. So, ibig sabihin, sira yung isang power cord. So, mangyayari, replace. O, di ba? Swap. Nakita mo may problema, you replace. Tapos. Di ba? So, kung sakasakali mo na tinignan mo ganun, ayaw mo dahil mahal sa'yo yung power cord na yan, no? Original. Ayaw mong i-replace, no? Eh di repair, pa-repair mo. Okay? Pa-repair mo siya. So yun. Okay? So yung tinatawag natin na ano ha? Swapping, i-replace and i-repair. Okay? So, nakita natin. Uy, power cord. Gumagana naman pala yung power cord sa makatwid. Pero yung computer mo, hindi gumagana. Tines mo sa itong power cord mo sa rice cooker, gumana. No? Sa makatwid, hindi. No? Hindi power cord ang sira. Itong power supply. Okay, balik tayo. Nakita mo, sira yung power cord. Pinalitan mo ngayon. Nireplace mo. Tapos gumana na ang computer mo. Ibig sabihin, buo itong power supply. Kasi itong pa, ito, sinasaksak yan dito sa likod ng power supply. Dito yan. Tapos ito naman yung sa outlet. Okay? E buo ito.
nung inon mo computer mo, ayaw gumana, sa mga katulad, ito may problema. No? Ito kagad ang tutukuyin mo. Saka mo tutukuyin na, uy, power supply, ma-testing nga. Okay? Kuha ka ibang power supply, i-replace mo. So, yun, swapping. No? Swapping, replace, tapos gumana, solve. Di ba? O, may dalawa kang computer. Yung isa gumagana, isa hindi. O meron kang spare niyan, iswap mo. Yun, the power of swapping method and replace. So, yan po yung solving problem ng dead set. Hindi lang po sa power supply, yun at saka sa power cord. Ano? Dadating pa rin po yan dun sa mga memory, hard disk, lahat. Buo yung sa computer nun. Okay, isa lang po example yan ha, na tinatawag nating dead set. Marami yan, marami yan, no? Yung sa loob ng computer, kasi pwede rin maging dead set yung motherboard mo, sira talaga pala, ayaw na tumanggap ng power, kaya dead set. Okay, so ganun ano. Okay, so pumunta tayo dun sa tinatawag natin na black screen. So sa black screen naman, may power, no display. So alam niyo po ba, pag yung desktop mo no power, or rather may power pero no screen display, eto po yung troubleshooting yan. Hindi muna tayo mag tinatawag na swapping method. Aalamin po na natin kung bakit siya nag no display. So kaya nga dapat natin alam natin yung flow, no, ng ating mga parts ng computer. So kaya, so check natin itong power on, no display. May power on, no display, black screen. Okay, check natin ha, ulitin ko. Inon mo ang computer, gumagana siya, may ilaw pero walang display. Ano ang una nating i-check? Yung iba niya sasabihin, ay sira monitor mo, ay sira yung hard disk mo, ay sira yung hindi po. Ang una pong troubleshooting niyan ay ito po. Ayan po. Okay, eto. Sound beep code. Sa computer kasi, sa desktop mo, meron siyang mga tunog. Inayos pa talaga yan ng, sa isang computer. No? Inilagay yan talaga yung mga beep codes na yan. So, meron tayong tinatawag no sound beep, 3 to 4 continuous beep, 3 to 4 continuous beep with 2 short beeps, and 1 to 2 short beep. Okay, ano po yon? Tingnan natin yung blackout. So, ang blackout po, no? Ma-check nyo kagad yan. Napakadali po i-troubleshoot ang blackout. Lahat yan, madali po yan. So, i-detalye ko pa yan sa mga susunod. Blackout. Ang blackout po, ang pinaka-number one na sinasabing dahilan ng blackout daw ay monitor agad ang sira. Hindi po natin i-consider monitor. Kasi iba, monitor kagad gumulang display eh. Una, yung cable ba ng monitor mo ay nasira, nagloko o lumuwag. Diba? Ito po yung cable ng monitor. Yan. Lumuwag dun sa likod. Kaya nawala yung display. Kaya ito muna i-check. Ngayon, kung nakita mo na ganun, wala pa rin display, hindi mo naman masabi kagad na ito may problema, wala kang pamalit, pang swap. Pakinggan mo muna yung tunog. Pag blackout ng unit, may tunog yan. May beep yan ang computer, may beep. Pag tumunog ng continuous beep, ang ibig sabihin niyan, yung tut, 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 ganon. O kaya, tut, 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 continuous. Okay? 3 to 4, continuous beep. So, pagka to continuous beep yan, ang definitely, sure na sure, 90% sure, memory po ang problema. Again, swapping method, replace method. Okay, ito po yung memory.
asan na yung memory? Ayun. Ito po. Ayan. So, nakakabit po yan dito. Okay? I-detail yun sa mga susunod na video tutorial. Ito po yun. No? Pag may problema po yan, tutunog yan. Ibig sabihin, memory problema. Yung sunod-sunod na tunog. Okay? Ayan. Kaya maglalaman mo kung may problema to, may tunog siya. May beep siya. Continuous beep. Ayan. Continuous beep. Okay? Swapping method. Okay? Now, kung halimbawa naman, no beep. No? Hindi po yung baka, ha? No beep. So, no beep means, ang ibig sabihin yan, it's either memory pa din, no? Or motherboard na. Okay, wala pong kinalaman dyan yung video card, ha? Sa no beep. At saka dun dito sa tinatawag natin na hard disk, virus, walang kinalaman yan. No? Ang ibig sabihin yan, black screen. No? Pag sinabing black screen yung problema mo, blackout unit, may power, sigurado yan, pakinggan mo kagad yung mga ano niyan, mga tunog. Pwedeng pagbukas mo niyan, maaring hindi tutunog, wala ka marinig na tunog. Maaring merong continuous sa tunog. Maaring merong tunog siya na 3 to 4 continuous beep with 2 short beeps. Kalimitan. Yung tu-tu-tu-tu-tut. Yung ganon. Tu-tu-tut. Tu-tu-tut. Yung ganon. Continuous beep with 2 short beep. Sure na sure, pag yun ang narinig nyo, ang sira po nun ay yung video card. Okay? Video card. Yung slot type. Okay? Saka na tayo dumating dun sa ano, built-in. Video card po yun. 100%. Pag ang computer nyo po, pag bukas nyo, may power, at tumunog siya ng tatlong, hanggang apat na beses, eto po ang problema niyan. Memory. So, tingnan nyo yung computer nyo, kahit kayo na mismo, no? Ito lang, tingnan nyo yung memory, nakalagay yan dito, yo. Nakalagay yan dito. Bunutin nyo, i-erase nyo to, erase, magkabila, ng eraser, no? Yan. Tapos, idiin yung mabuti, huwag nyo ilalapag lang. No, yung magkabilang dulo niya, ito yung nuts eh, na nag-hold sa kanya. Idiin yung mabuti. No? Pagtanggal niya, tatanggalin nyo lang to, ipepress nyo yan, ipepress nyo to, tapos aangat to. Tapos ngayon, burahin nyo ng eraser, ibalik nyo. So, pagbalik nyo yan, kailangan mag-clip to. Tutunog yan, tik! Yan. So, yun. So, minsan ganun lang. Paglagay mo, okay na kaagad siya. Memory lang. Minsan video card, linisin mo rin. Okay? Pag tumunog siya ng 3 to 4 continuous with 2 short beep. Pag tumunog siya ng ganyan, video card yun, sure. Okay? Ayan. Ngayon, kapag ka nilinis mo na at nilagay mo uli, ganun pa rin ang tunog, magpalit ka na ng video card. Sure, 100% sira ang video card. Or baka naman ito na, oh, baka nasunog. Tingnan mo rin to. Okay? Ayan, ah. Ganun din to. Okay? Ito hindi ito yung ano, ito yung binabanggit ko, baka nasunog o kaya baka hindi naka-clip ng mabuti. Ganun. So yan yung ano, troubleshooting ng sound beep. And 1 to 2 short beep, yan yung okay ng computer. Tut. Yeah, may lalabas na nun. Tut, tut, tut. Ganyan. Okay? So, kalimitan, ganun, ha? No? So, pag no sound beep, kabahan ka na. Okay, ganito yun, ha? Pag no sound beep, wala ka naririnig na tunog. So, pwedeng ganito. Ayan, ha? Pag wala ka naririnig na tunog, ganun din. Tanggalin mo tong memory. Buksan mo yung computer. Kaya na, pag tinanggal mo to, naka-off ang power, ha? So, tinanggal mo to, buksan mo yung unit. Pag may narinig ang tunog, tut-tut-tut-tut, ibig sabihin, buo ang motherboard. At
itong memory, ini-scratch mo ng eraser, ibinalik mo, tapos nung pagbalik mo, tumunog siya ng tut-tut-tut. Ganun uli. Nung tinanggal mo siya, ganun ang tunog. Nung binalik mo, ganun pa rin ang tunog. Inilipat mo rito dapat. At kung ganun pa rin ang tunog, sira ang memory mo. Not motherboard. Okay? Memory ang sira. Ulitin ko. Para malaman mo kung sira ang motherboard o kaya sira yung memory mo kasi walang tunog. No? Pagbukas mo ng computer, walang lumabas sa screen. Tapos wala ka rin narinig na tunog. Wala ka narinig na tut-tut-tut. Wala ka rin narinig na tut-tut-tut. Ganon. Kabahan ka. Pwedeng motherboard or memory. No? So, ang ano niyan, tanggalin mo. Linisin mo ng eraser. Buksan mo ngayon ng walang memory. So, pag binuksan mo ng walang memory, ang kailangan niyan, tumunog siya ng tut-tut-tut. Ibig sabihin, hinahanap niya yung memory. Ibalik mo. Hinahanap niya eh. Pagbalik mo, i-open mo uli at tumunog uli ng tut-tut-tut. Niligay mo rito sa kabila, ganun din ang tunog, 100% sira ang RAM. Magpapalit ka. Okay? So, kung halimbawa naman walang tunog, tapos tinanggal mo yung memory at wala pa rin tunog, lahat dapat ha. Kung dalawa ng memory niyan, tanggalin mo pareho. Tapos tinanggal mo pareho, wala pa rin tunog. Kabahan ka na, motherboard yun. Medyo kabahan ka na. Kasi yung tunog, no sound, that is for motherboard. Ibig sabihin, hindi na siya nagre-response. Pero not 100%. So, pwedeng yung processor mo, bihira naman na sisira processor. Okay? Baka yung thermal paste, ganito, kailangan na lagyan ng thermal paste, and so on. Kasi ibang mga parts, medyo tanggalin mo muna, baka may mga nag-grounded lang. Okay? As linisin mo yung motherboard mo, i-blower mo ng ano, okay, i-vacuum mo. Baka may nag-grounded. Okay? As ibalik mo ulit, no? So, kailangan marunong ka rin magbalik, marunong magtanggal, marunong magbalik. Okay? So, yun. Yun nga sinasabi ko, no? Na actual training is better than theoretical. Kasi ikaw mismo makikita mo, ma-experience mo kung paano yung dapat physical mong ginagawa. No? Hindi yung online. Okay. Okay. So, actual talaga dapat. So, pero dito, meron ka ng mga information na pwede mo na i-apply actual. Okay. So, ganun ha. Oh, kita natin ha. Okay. So, yun ha. Yung mga errors niya. So, troubleshooting. Ito. So, na-discuss ko yung ganyan sa ngayon. Medyo yung second. Marami tayo niyan. Mga part 1, part 2, part 3, part 4. No? Yung complete computer troubleshooting and repair. Abangan nyo yung susunod na video tutorial. Kukumpletuhin natin yan. Marami. Napakarami. No? Masyado malawak ang troubleshooting ng hardware and software. Software pa lang napakarami na eh. Kagaya ng binanggit ko, ang dami, di ba? Kung paano gawin yon. Eto. Diba? So, ayan, no? Yan pa lang. Ang dami-dami yan. Ang daming troubleshooting. Ang daming problema. Pero tatlo lang yan ikakategorize. At pag nakategorize mo ito tatlo, yun, madali nang isolve. Okay? Kagaya, no? Dead set, ang dali-dali eh. No, pag sinabing dead set, walang power, ibig sabihin, piyesa sira niyan. Hindi yan virus, mga program, ganun. Walang kinalaman ng program sa dead set. Bakit sinabing dead set, parts yan na papalitan. Okay? Parts yan. Papalitan or not compatible. Okay? Black out computer. Yan yung tinatawag natin na parts pa rin ng computer. Hindi yan software. Walang kinalaman dyan yung virus sa dead set at saka blackout. Okay? Ang on-screen error message yon, may kinalaman dyan ng virus, may kinalaman dyan ng mga pyesa, yan. Yung mga on-screen error message, basta tandaan nyo ha, itong dalawang ito, pyesa ang papalitan dyan.
or pyesa ang ito troubleshoot natin dyan. At ang troubleshooting niya, ng dalawang yan, is swapping method replace. Ito naman, nako, swapping and replace yan, bukod dyan, kailangan program na. Let's say, halimbawa, kailangan mo nang i-reinstall ang operating system kasi may virus. Kailangan, tawag dito, mag-reinstall ka ng in-install mong isang program na hindi natuloy ang installation. Or, halimbawa, nag-download ka sa computer, tapos hindi naman natuloy ang download, tapos pagkatapos, nag-on-screen error message. Yun, mga software na yon. Mga software na yon. So, marami ang mahaba. So, hintay natin next batch, no? Siguro mga after 2 days kasi marami pa rin akong ginagawa eh. Basta wait nyo lang yung second batch ng aking tutorial na to ng computer system servicing. Marami po kayong matututunan hardware and software error. I'll tell you, ang dami pong problema sa computer, hardware and software, napakadali lang pong i-troubleshoot. Simply lang po. Basta't alam nyo po ang pyesa, alam nyo po ang flow ng hardware to hardware, kasi ganito yan eh, compatibility lang po yan eh. Kailangan alam nyo po yung mga compatibility, kasi ganito po yan, ang hardware, hindi ko muna brand new yung computer mo na inassemble mo, compatibility pa rin yan. Hindi pa rin gagana yan kung hindi compatible yung hardware. Kaya meron po tayong tinatawag na hardware to hardware compatibility para gumanang isang unit. Meron tayong tinatawag na hardware to operating system compatibility para ma-install ang OS. Meron tayong tinatawag na hardware to software, hindi yung operating system, yung mga program like Microsoft Office, mga games, ganun. May compatibility yan ng hardware. So, ulitin ko, hardware to hardware compatibility, hardware to software compatibility, hardware to operating system compatibility, may mga 64 bits, 32 bit, ganyan. Tapos yung mga specs, no, na dapat na masunod. At meron ding operating system versus application program compatibility. Meron ding tinatawag na software, no, to software compatibility. So, marami po yan. So, abangan nyo po. Okay? Basta, ilalagay natin to sa ating continuous na part ng ating tutorial. Lalagay ko rin po sa YouTube. So, don't forget to like, no? Share naman nyo para makatulong din sa mga ibang nangangailangan ng tulong pagdating sa mga computer na mga problema sila. Ang mahal-mahal po ng pagpapagawa ng computer, ang mahal po, laptop, desktop, ang mahal po niyan, 500 hanggang 1,000, minsan dinadaya pa tayo, nadaya pa kayo na ang sira ganito, tapos hindi naman pala yun, simpleng sira, 500, 1,000. So I hope makatulong ito, no, sa inyong problema pagdating sa computer. Okay? So, abangan nyo po yung mga susunod na aking video tutorial. Bukod dito sa video tutorial, meron pa rin akong mga tutorials ng website designing, tawag dito, graphics, Photoshop, no? And so on, marami. Okay? Pero unahin ko muna itong ating tinatawag na computer system servicing. Kasi kahit ang trabaho nyo po, nasa computer. Okay? Lalong-lalo na kung kayo ay online. Konting maliit na problema, malaking problema nyo yun. Kasi pag ang computer nagka-problema, apektado ang inyong trabaho. Diba? Simpleng problema lang, hindi nyo pa masolve. Ito po yun, ha? Marami po akong ibabahagi sa inyo na mismong actual. Meron tayong mga actual na mag-aaralan pa rin kung paano yung Windows pabilisin. O, ibig sabihin, para bumilis ang inyong mga computer, simple lang po yan. Pabilisin natin ating mga computer. Makikita nyo, oh, bakit gano'n ang computer ko? Pareho lang naman ang computer, ba't sa kanya ang bilis, sa akin ang bagal? Hindi po sa virus yon. Sa compatibility po yan. Sa setting po ng Windows yan. Sa compatibility ng hardware yan.
sa paggamit po ng o pagsa-setup, pagko-configure ng hardware and software po yan. Okay? So that's all for now. So this is Sir Ogie wishing you keep safe, no? And have a good day, have a good night. Okay, bye-bye. Next time uli. Bye-bye. Thank you.